Jiraiya. Isa sa mga pinakaminahal nating tauhan sa anime series na Naruto at Naruto Shippuden. Nakilala natin siya sa kanyang pagiging maligaya o masiyahin. Isa siyang shinobi na kinilala natin bilang isa sa pinakamalakas na ninja na nag-exist sa history ng Konoha. Isa nga siyang legendary sanin tulad ng 5th Hokage na si Tsunade at notorious villain na si Orochimaru. Marami na tayong nalalaman tungkol sa pag-uugali at pagkatao nitong si Jiraiya. Pero may isang misteryosong bagay pa nga na hindi natin nalalaman tungkol sa pagkatao niya. Sino ang magulang ni Jiraiya? At saang clan siya napapabilang? Yan nga yung katanungan na ating sasagutin para sa videong ito. So thank you sa mga nagsuggest ng content sa last video ko. Sa inyo to nanggaling. So bago nga tayo magsimula guys, isiguraduhin nyo munang nakasubscribe na kayo sa ating channel. Madalas akong mag-upload ng mga ganitong klaseng content. Mga videos tungkol sa Naruto at Boruto manga. At nagsimula na nga din akong gumawa ng content tungkol sa One Piece manga. Kaya kung mahilig ka sa Naruto, mag-subscribe ka na. At kung mahilig ka naman sa One Piece, mag-subscribe ka din. At kung hindi mo pa napapanood yung One Piece, panoorin mo na upang makasunod ka sa mga One Piece reviews na ating gagawin. So with all that being said, let's first roll the intro. Tebayak! What a bad day, pushing to a new light, 3700 years now I'm free. Look at all the changes all around, I can't lie, but you know my friends, they all got me. Cause we soak up in the stone age, gotta find a way to get back to the more days. When the time makes a rhyme through the cold phase, anything to get back to the more ways, always. So saan clan nga ba nagmula si Jiraiya? Well, dahil wala nga binigay sa atin na confirmation ang author ng Naruto na si Mr. Masashi Kishimoto tungkol sa pinagmulan ng karakter na ito, mahihirapan tayong alamin kung saan siya nagmula. Pero marami nga tayong mga info at theories na nakuha sa Google at Wikipedia. At may mga info din dito na base sa Japanese folktales and mythologies. So dito nga nakabase yung mga sasabihin kong impormasyon sa videong ito. So magbibigay nga ako ng ilang theories na mga nakita ko. At pagkatapos ko ibigay yung mga theories na iyon, magbibigay din ako ng isang opinion ko na based din sa Japanese mythology na aking nabasa. So sinasabi nga dito sa unang theory na si Jiraiya daw ay descendant ng Senju clan. So ano yung basehan nito? Well, dahil Naruto naman yung pinag-uusapan natin, magbabase tayo sa personal appearance ng isang karakter upang tukuyin kung saang clan siya nagmula. So kung makikita nga natin yung buhok nitong si Jiraiya, puti yung buhok niya, katulad nung kay Tobirama. So marami nga ang nagsasabi na si Jiraiya daw ay apo o kamag-anak ni Tobirama Senju. Pero debatable pa rin naman ito dahil wala naman tayong matibay na ebidensya. Pero may mga ebidensya pa din naman dito pero hindi ganun kalakasan. So isa na nga dito yung kanyang chakra reserves na sapat na upang matutuhan ang Sage Jutsu. So ilang clans nga lang yung mayroong chakra reserve attributes at isa nga dito yung Senju clan. So may chance nga na nagmula itong si Jiraiya sa Senju clan dahil sa kanyang chakra reserves na sapat na upang kanyang matutuhan ang Sage Mode. At pangalawang proof daw na si Jiraiya ay kamag-anak ni Tobirama ay dahil ayon daw sa isang folk Japanese story, ang pangalang Jiraiya daw ay nangangahulugang Young Thunder. So may connecta nga daw ito kay Tobirama dahil si Tobirama nga daw yung naka-invento ng Flying Thunder God Jutsu, pero hindi pa rin ako kumbinsido. Saka nga daw medyo hawig din daw yung red marking ni Jiraiya sa red marking sa mukha ni Tobirama. So yeah, yan yun, medyo may point. Yan nga yung unang theory. Medyo mahina yung evidences pero pwede na din. Kayo na yung bahala kung agree kayo dyan. So kahit malabo nga yung theory na yan, nakakatuwa pa rin isipin kung magpinsan si Jiraiya at Tsunade. Alam nyo ba yung nasa isip ko? Sweet home alarm! So ito naman yung pangalawang theory. Pwede din daw na miyembro ng Sarutobi clan itong si Jiraiya. Dahil medyo parehas din daw yung red markings sa mukha niya saka sa markings ng 3rd Hokage na si Sarutobi Hiruzen. Pero malabo pa rin to para sa akin. So yan nga yung mga theories na nakuha ko sa Google. Mga opinion lang din yan ng ibang Naruto fans. So ngayon naman, dito naman tayo sa ni-research ko na Japanese folktale na konektado sa storya ni Jiraiya. Hindi ito canon sa storya ng Naruto pero dito binase ang karakter ni Jiraiya at pati na ang buong legendary sanin. Ito ang Japanese folktale na nagngangalang Jiraiya Goketsu Monogatari o sa English naman The Tale of the Gallant Jiraiya. Sinasabi dito na si Jiraiya daw ay miyembro ng Ogata Clan
So ang Ogata clan nga ay isang clan ng mga samurai na nag-exist sa year 1000. So samurai siguro itong si Jiraiya. So wala ngang Ogata clan sa Naruto series kaya never mind. Ayon sa Japanese legends, si Jiraiya ay isang ninja na kayang mag-transform into giant toads o mga malalaking palaka. Sinabi dito na si Jiraiya daw ay miyembro ng Ogata clan. Si Jiraiya daw ay napamahal o nahulog sa isang dalaga na nagawang ma-master ang slug magic. So tinutukoy siguro dito si Tsunade. At ang mortal na kalaban daw nitong si Jiraiya ay isang master ng snake magic na nagngangalang Orochimaru. So itong storya nga na ito ay na-record daw noong 1806. Then ginawan ito ng iba't ibang storya at nobela mula noong 1839. So dito nga kinuha ni Masashi Kishimoto siguro yung kanyang inspirasyon sa mga karakter ni Jiraiya, Tsunade at Orochimaru. So ang ibig sabihin nga ay hindi talaga ginawa ni Masashi Kishimoto ang tatlong karakter na ito upang magkaroon ng sarili nilang clan. Pwera na lang siguro kay Tsunade. Ginawa ni Kishimoto ang karakter ni Jiraiya based sa folktale na kinuwento ko sa inyo. At kinonekta nga ito ni Kishimoto sa istorya ng Naruto. So maaaring napagdesisyonan nga ni Kishimoto na hindi na lang bigyan ng clan itong legendary sanin. Pwera nga ulit kay Tsunade. Dahil based lang naman daw sa folktale ang karakter ni Jiraiya at Orochimaru. At naisip nga siguro ni Kishimoto na hayaan na lang yung mga fans na hanapin kung saan nga ba talaga nagmula si Jiraiya. At kapag nalaman ng mga fans na nagmula sa isang Japanese folktale si Jiraiya, eh masasatisfy naman siguro itong mga fans. At maiintindihan ng mga fans kung bakit hindi na kailangan bigyan ng clan itong si Jiraiya. So magulo pero sana gets nyo yung mga pinagsasasabi ko. Pero kung hindi kayo satisfied sa mga pinagsasasabi ko, eh magbigay kayo ng sarili nyong opinion sa comment box below. Naniniwala ba kayo na Senju clan nang galing si Jiraiya o Sarutobi clan? O naiintindihan nyo din na hindi na kailangan bigyan ng clan itong si Jiraiya dahil isa naman siyang karakter na based lamang sa isang folktale? Well, comment nyo lang sa baba. Huwag nyo din kalimutang mag-suggest ng mga content para gawan natin yan ng video. So yung gagawin nyo lang naman, magtanong kayo ng mga katanungan na magiging interesado para sa ating lahat na pwede nating sagutin. Mga misteryo sa Naruto, basta mga ganong klaseng topics lang naman. Eh, comment nyo lang sa baba, tanong-tanong kayo dyan kasi binabasa ko rin yan. So pag binabasa ko at naisip ko na interesado pala yung comment mo, eh gagawan ko ng video yan. Next video nga ay baka i-upload ko ang chapter review natin para sa chapter 1010 ng One Piece manga. So kung hindi ka pa nanonood ng One Piece, eh mag-subscribe ka na para mapanood mo agad yung next video ko. At kung hindi ka pa nanonood ng One Piece, eh manood ka na, sobrang ganda. So, see you guys on my future Naruto at One Piece videos. It's your boy, Andre Senpai, and I'm out. Peace. Paabuti ng 8 minutes para madaming odds. Boom, 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 boom.